Ayon po sa isang kumpanyang nakabase sa Estados Unidos na ang pangalan ay Simulartity, may mga indikasyon na yung mga bagong construction ng China sa Zamora Reef ay inaangkin din ng Pilipinas. Yung Zamora Reef, yung mga barko naman ng China na hindi pa rin umaalis sa Julian Felipe Reef nitong Nobyembre pa raw pala na mataan doon, nakatutok si Chino Gaston. Sa videong ito na ibinigay sa GMA News na isang source, makikita ng malapitan ang mga naglalakihang barkong China sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ang napakaraming Chinese fishing vessel. Noong unang linggo ng Marso raw napuna ng National Task Force on the West Philippine Sea ang mga barko at ngayon patuloy na minamanmanan ng Philippine Coast Guard. Pero ayon sa satellite imagery mula sa US-based tech firm na Simulartity, noong Nobyembre pa lang noong nakaraang taon, may mga namataan na doong mga hinihinalang barko mula sa China. Pagsapit ng Disyembre, nasa 20 barko na ang dikit-dikit na nakadaong. Sabi ng Simulartity, sa ganitong posisyon, imposible raw na nangingisda ang mga barkong ito. Ang mga barkong yan, dumadami pa ng dumadami. At sa pagsapit ng Marso, umabot na daw sa 200 barko ang nasa Julian Felipe Reef. Ilan daw dito ay posibleng mga Chinese Coast Guard vessel. Kuha naman noong March 23 ang mga larawang ito mula sa Maxar Technologies. Sa mas malapitang larawan, mababa na ag kung gaano sila kalaki. Sa isa pang pagsusuri ng Simulartity, ipinunto nila ang mga pagbabagong ginagawa ng China sa Subi Reef. Mula noong Nobyembre ng isang taon, may mga naganap daw muling construction ngayong Marso. May indikasyon din daw ng paghahanda sa agrikultura o kaya'y posibleng pag-aayos sa isla o land reinforcement. Naghain na ng protesta ang Pilipinas laban sa China at sa isang pahayag, sinabi ng gobyerno na dapat umalis sa mga fishing vessel sa karagatan ng Pilipinas. Iprinotesta rin ito ng Vietnam na may inaangkin ding teritoryo sa Spratly Islands. Muling iginiit na tagapagsalita ng Vietnam Foreign Ministry na may sapat na legal na basihan at historical evidence ang Vietnam para igiit ang soberanya nito sa Spratlys alinsunod sa international law. Ayon sa maritime law expert, banta sa stability at seguridad sa rehiyon ang kilos ng China sa Zamora at Julian Felipe Reef. In a way, that has really emboldened China to take actions that can be provocative, knowing that Duterte will not do anything afterwards. They also know that by extending Duterte these kinds of favors like the vaccines, no, offers and promises of assistance, he basically also withholds from taking any actions against them. Tingin ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat bumalik ang Pilipinas sa tribunal para panagutin ang China. We have filed an arbitration case. China did not declare war against us. If it's a legal case you file, they cannot use force in to respond to that. So we should stay in the legal process and escalate the legal process. This is a lawfare. This is not warfare. Ayon sa AFP, nakausap na raw nila ang kanilang Chinese counterparts at ipinarating ang hiling ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na lisanin na ng mga Chinese ang Julian Felipe Reef. Ang palasyo, umaasang aalis na lang ng kusa ang daang-daang fishing boats ng China. Tinanggap na rin daw ng Pangulong Duterte ang paliwanag ng Chinese ambassador. Ang sabi ng China, nandoon lang yung kanilang mga mangingisda dahil daw po they were seeking refuge from bad weather. So sana po lumipas na yung bad weather. At in the spirit of friendship, inaasahan po natin na hindi mananatili doon. Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras.